The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was driving out a demon that was mute, and when the demon had gone out, the mute man spoke, and the crowds were amazed. Some of them said, "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven, but he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore, they will be your judge. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man fully armed guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor in which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Because we are not God, we commit mistakes and we fall into sin. It is not the problem. The problem in the first reading is that there are people who commit sin and fail to acknowledge it. Second, there are those who acknowledge their sin but failed to correct their lives. Third, not only you failed to acknowledge, not only you failed to correct, there are people who even cause others to sin. Sadyang bahagi ng ating pagkatao ang pagkakamali. At sadyang bahagi ng ating pagkatao ang pagkakasala. Kaya nga mayroong tagapagligtas. Pero madalas ko po itong sinasabi, the only wrong we can correct are the wrongs we can accept. Kahit kailan, hindi mo pwedeng itama ang isang bagay na hindi mo kayang aminin na ito ay mali. Kaya nga, mas malaking kasalanan na ikaw ay nagkasala, nangangatuwirang ka pa. At yun ang nakakainis, hindi po ba? Pag tayo ay nag-uusap-usap sa wikang Tagalog, buta na, humirit pa. Mga minamahal na mga kapatid, hindi lang yung matigas ang ulo, matigas ang liig. Bakit ba matigas ang leeg? Bakit hindi binanggit sa unang pagbasa na matigas ang ulo? Bakit sinabi dito, matigas ang leeg? Para mas maintindihan ninyo, inuutusan daw ng nanay yung kanyang anak. Kaya lang, mali yung inuutos. At yung bata naman ay nag-iisip, sabi niya, "I will ask Papa." Why? Because Papa is the head of the family. And the mother said, "Don't worry, I am the neck that turns the head." Mga minamahal na mga kapatid, yun ang malungkot na kwento.
Hindi nyo pwedeng asahan ang simbahan na unang magtuturo sa mga bata kung ano ang tama at mali. Sapagkat ang una nilang nakikita, ang una nilang nakikilalang guro ay ang sarili nilang mga magulang. Hindi yung sinasabi, kundi anong nakikita. Alam natin yan, kung anong nakikita ng bata sa matatanda, yun ang nagiging tama. Palagi ko po yan sinasabi sa mga nakalipas na araw, na palagi nating sinusuri ang ating mga sarili sa mga bagay na ating ginagawa. Ano pong sinasabi sa Ebanghelyo? Kung saan inuulit ng Diyos, every kingdom divided against itself will be laid waste and house will fall against house. Why? You have to accept this, that God is fully divine and Satan is fully evil. But we, as creatures of God, we were created in the image and likeness of God. In short terms, we are good. We are good, whether you like it or not. We commit mistakes, and yet we are good because we are created in the image and likeness of God. What I'm trying to say, my dear friends, my brothers and sisters, you can never be fully evil. Only Satan is fully evil. That's why when you do what is wrong and evil, you are simply dividing yourself. You will never win. You will never succeed. At the end, you will be among the losers. Kasi hindi ka naman talaga magiging demonyo kasi hindi ka naman demonyo. Mabuting tao ka. At palagi nating pinapaalala yan sa ating mga sarili. Tayo ay mabuting tao. Kaya nga tayo nililigtas ng Diyos kasi ibinabalik tayo ng Diyos sa tunay nating anyo at pagkatao. Ang magandang halimbawa na palaging sinasabi ko dyan na minsan mayroon ng umpisal, "Bless me, Father, for I have sinned." Ang aking pong kasalanan, sinungaling ako. Bago siya magpatuloy, sabi ko sa kanya, "Magsasabi ka ba ng totoo ngayon?" "Eh, sinungaling ka," sabi mo eh. "Opo, Father." Sabi ko sa kanya, magkaiba yung sinungaling sa nakapagsinungaling. Tandaan po ninyo yon. Magkaiba yung sinungaling sa nakapagsinungaling. Yung sinungaling, pagkatao yon. Yung nakapagsinungaling, pagkakamali yon. Sana alam natin yon. Hindi tayo sinungaling. Minsan nakapagsinungaling tayo. Tandaan ninyo yon. Ang ating mga kasalanan ay hindi natin pagkatao sapagkat tayo ay kawangis ng Diyos. Kaya nga, mahalagang tumitingin tayo sa salamin. Hindi lang tingnan kung gaano nakarami yung ating kulubot sa noo o ilan ang tagihawat dyan. Hindi. Tumitingin ka sa salamin upang ipaalala sa sarili mo na ikaw ay nilikha na kawangis ng Diyos. Meron po tayong pinagagawang konting renovation. Nagpapalagay po tayo ng konting backdrop sa ating sanctuary para yung po mga nasa online, hindi reklamo ng reklamo yung nakikita nila sa likod. Ano po? Simulan po yan kagabi. Sa gabi lang po nagtatrabaho. Hari nawa matapos by the end of the month. Nagpapasalamat po ako sa tao, sa mga tao na naghandog para ito ay magkaroon ng kaganapan. Ano po? Humihingi ako ng paumanhin sa mga nakabili na ng upuan sa likod. Ano po? Kasi sabi ng aking kaibigan, 20 years na ako nakaupo dyan. Tinakpan mo pa. Pwede ka mang lumipat sa harap. Ano po? Doon daw niya nadidinigan Diyos. Ano po? Eh,
pasensya na po, ano po. Pero hindi naman natin tinakpan ng buong buo. Pwede nyo pa rin silipin si Father. Makikita nyo na lang sa monitor kung ano nangyayari sa harap. Ano po? Again, maraming salamat po. Ano po? Hopefully, it will really be completed by the end of the month. It will include the retrofitting of our altar table, the ambo, and we will have a new tabernacle not made of metal because the problem of being open, the metal easily oxidized. Ano po? Sabi nung, ang pangit naman ng tabernakulo niyo, Father. Parang naagnas na. Ano po? Grabe naman mag-comment yun. Ano? Mag-donate ka para mapaltan. Ano po? Again, maraming salamat. Let us all rise. Going back to what I've said, you belong to the kingdom of God. And when you do what is wrong, you are dividing yourself. At the end, you will be among the losers. A good guide in our pilgrimage taught me something. When he is being asked, "How was your sleep?" The reply is, "Thank God, I'm good." Thank God, I'm good. "How was your breakfast?" "Thank God, I'm good." Ano po? Palaging may pasasalamat at pinapaalala na ako ay mabuti dahil ang Diyos ay mabuti. "How was your family?" "Thank God, I'm good." "How was your mother-in-law?" "Thank God, I'm good." Diba? So lahat palaging good. But later on, I realize that's a good answer. Whatever problem you have, thank God, I'm good. Because you are good. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. We call on your loving kindness and trust in your mercy, O Lord, that since you have from you all that we are, through your grace, we may seek what is right, do what is good, and have strength to do your desires through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.